Magandang buhay mga ka-OFW sa Italia at sa Europa. Ito ang Diaspora News and Stories Special Edition. Itanong mo kay Attorney. Isang Pinoy ang nasa gasaan habang tumatawid ng kalsada, samantalang isa naman ang nahulog sa bintana habang nagtatrabaho. Ilan ding episodyo na aksidente sa oras ng kanilang trabaho. Ano kaya masasabi ng mga eksperto sa ganitong sitwasyon? Para malaman natin ang sagot ni Attorney, makakasama natin para magtanong si Maria Elizabeth Batan. Hello Beth! Itanong mo kay Attorney. Magandang gabi po sa taga-subaybay ng Diaspora News and Stories. Narito ang katarungan para sa programa natin na Itanong mo kay Attorney Paul Sumbila. Sa kaso ng isang OFW ay namatay dito sa Italia sanhi ng isang aksidente, may karapatan ba na humingi ng danyos ang kanyang mga kaanak sa Pilipinas? At hanggang anong grado ang sakop nito? Attorney, ano ang sinasabi ng batas? Ang ating basihan ay ang jurisprudensya Italiana or mga previous Italian civil court decisions na naghain ng isang tabela di riferimento or reference table ng mga family members na pwedeng magsagawa ng legal action for damages. At ayon sa mga tabela na ito, ang range ng danyos na pwedeng hingiin. Ang pinaka-common na tabela na ginagamit ay ang tabela di Milano at ang tabela di Roma. In general, ayon sa mga tabelang ito, ang mga kapamilya ay pwedeng humingi ng danyos sa mga sumusunod na sitwasyon. Ang pagkamatay ng asawa para sa asawang naiwan, ang pagkamatay ng magulang para sa kada anak, ang pagkamatay ng anak para sa kada magulang, ang pagkamatay ng kapatid para sa kada kapatid na naiwan. At nandyan din ang sitwasyon ng pagkamatay ng apo para sa mga lolo o lola na naiwan at vice versa. Itong sitwasyon ay isa sa mga latest na development ng jurisprudensya na kinikilala na may karapatan na humingi ng danyos sa pagkawala ng isang family member. Interesante rin namang malaman ang mga sumusunod na at specific na situations. Ang living partner, maaari din silang umaksyon para makamit ang danyos kung mapapatunayan nila ang isang proyekto di vita comune or common project in life na kanilang pinaplano na hindi na nila nagawa dahil nga sa pagkamatay ng living partner dahil sa isang aksidente. Nandyan din ang dating mag-asawa pero nagkaroon sila ng legal separation. Para sa isang separado o separada ay nananatili pa rin ang karapatan na humingi ng danyos. Mawawala lamang karapatan na ito once na nakuha nila ang divorcio. Andyan din ang sitwasyon ng mga kapamilya na nakatira sa Pilipinas o sa iba pang bansa. Hindi ito hadlang para makamit ang kanilang karapatan sa paghingi ng danyos sa Italia. Pero dito, importante ang role ng abogado na dapat na merong kaalaman at marunong gumawa at makuha ang mga tamang dokumento para ma-represent sa isang korte sa Italia ang mga kapamilya ng biktima sa Pilipinas o kahit sa ano pa mang bansa sila nakatira. Maraming salamat Attorney Paul Sumbila at Beth, at salamat din po sa inyong pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga usaping legal, maaari po kayo mag-comment sa aming comment section or mag-message sa aming Facebook page. Ito po ang Diaspora News and Stories Special Edition. Itanong mo kay Attorney. Check. Kami ay mananawagan, sana ay damayan para to sa kalagayan ng bawat kababayan natin saan man sulok na mundo. Sana marinig nyo ang inihiling ko, gusto ko lang naman makatulong sa bawat kapo matalino o dukha, matanda pa man o bata. Kaagapan nyo ako na laging maaasahan kung di nyo ko kilala. OFW si mas mananagmamahal sa bansang Maharlika, ayupang sinilangan, mabuhay tayong bawat isa.